May isang OFW na galing sa bansang Saudi Arabia na nagbahagi ng kanyang karanasan dahil may dala siyang pera na riyal na pera sa Saudi Arabia. Ngunit disappointed siya sa baba ng palitan. Dahil nagre-range ngayon ang palitan ng riyal o kaya naman ang dirham ng 16 pesos sa ngayon. Ngunit pinapalitan lang sa kanya ito ng 9 pesos bawat riyal. Kapag malaking amount or bilis naman daw ang dala nyo, kagaya ng 500 o kaya naman ay 100, ay 12 pesos bawat riyal ang palitan. Ngunit kapag pababa kagaya ng 20, 10 or 5 riyal, ay 9 lang ito papalitan sa Pilipinas. Nainis ako. Alam nyo kung bakit? May natira pa kasi akong pera dito. Tingnan nyo ah. Tingnan mo yung natira akong pera dito ah. May natira pa ako ditong Saudi riyal. Ito is 130 pariyal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 20, tapos 30, 130. Sipin mo, nung nagpapalit kasi ako nung nakaraan, yung 12 pesos lang yung palitan, 12.50. Ang baba nun na, kasi yung mga pinapalit ko that time is yung tag 500 at saka 50. Hindi ko pinapalit kasi lahat. Tinira ko to kasi nga barya. Ngayon, nung kailangan ko na ng pera, at least pandagdag lang naman sa puhunan, sinubukan kong papalitan to, ang baba pala ng palitan pag barya. Pag ganito yung pera mo, ang baba ng palitan. Ito. Pag ganito yung pera mo, barya, ang baba ng palitan. Alam nyo kung magkano yung palitan? 9 pesos. 9 pesos ang Saudi riyal. Napakabab para ng hiningi. Imbis abot to nung akala ko nga, kahit 12.50, okay na sa akin eh. Isipin mo naman yung palitan is, 9 pesos? Grabe para ng hiningi. Kaya napaisip ako, grabe ang baba naman. Kaya hindi ko na pinapalit kasi nga, sobrang baba. Para ng hiningi, walang nangyari kasi nga, ang baba nito. Kaya ngayon, kung meron ng mga OFW na papabalik ng Saudi, meron ako ditong pera na Saudi riyal. Baka gusto nyo magpalit tayo, sa inyo na lang, baka kasi mas mataas-taas ang bahagya sa inyo. Yung mga gusto na bumalik, yung pabalik na Saudi, pwede po tayong mag-change. Pero yung bilang natin, yung palitan sa Saudi, kasi dadalhin nyo naman ito ng Saudi, baka lang kung sino yung mga babalik ng Saudi. At sa mga kapwa-OFW ko naman na babalik ng Pinas, di ko talaga advice sa magdala ng pera. Ipapalit nyo na lahat ng pera na Saudi riyal nyo, ibangko nyo na. Kundi tama yung mga nasa comment nung unang post ko na ipalit nyo ng dollar kasi mas mataas yung palitan. At saka sa dollar kasi dito sa Pinas mataas yung palitan. Kaya mas maganda pa rin yung palit nyo na lang ng dollar para di kayo mahirapan dito. Ang baba talaga ng palitan, sobra. Kaya yun, nanginayang tuloy ako dito sa pera ko. Sayang to ba? Alam nga namang, kung matagal pa ako makabalik na Saudi, kung hindi man ako makabalik na Saudi, anin ko naman to. Kaya nag-iisip ako, sa mga gustong bumalik ng Saudi, baka pwede tayong magpalit. Usap lang tayo, PM nyo lang po ako. Kasi nanginayang ako sa 9 pesos eh. Napakababa. Tapos ang hirap kitain ng pera sa abroad, sa Saudi. Tapos ang palitan dito, kulang na lang hingiin. Kaya napaisip talaga ako. Ganyan din ang karanasan ng isang kababae natin na galing din sa bansang Saudi Arabia, na kaibigan natin sa social media na nasa bakasyon ngayon. At base nga din daw sa karanasan niya, kapag maliit ang pera kagaya ng 20, 10 or 5 riyal, ay mababa ang palitan. At minsan kapag luma ay hindi pa ito tinatanggap. Depende sa pera. Kung ang pera mo na Saudi riyal ay buong 500, ang palitan 15. Kapag ang pera mo ay 10 SR at 50, mababa ang palitan. Wala pang 14. 13 plus lang. Kapag 100, 14 ang palitan. So nakadepende sa pera ang kanilang pagpapalit. At saka ang pera kapag malambot, hindi nila tinatanggap. Kaya bumabalik sa akin yung 10 SR, may 50 SR na bumabalik sa akin dahil malambot. Kaya yun lang tanggapin. And guys, take note. Huwag talaga kayo magdadala ng riyal or ng kahit anong pera sa Middle East kapag uuwi kayo sa Pilipinas, lalo na kapag taga-probinsya kayo. Dahil sa experience ng tito ko na kaka-for good lang sa Pilipinas galing din sa bansang Saudi Arabia, ay hindi daw tinatanggap yung dala-dala niya riyal kahit saan siya nagpapapalit sa lugar namin sa Bicol. Mas maigi daw na dollar ang dala nyo.
dahil ang dollar ay tinatanggap kahit saan man sa Pilipinas. Ngunit kung may real kayo or dirham kapag uuwi kayo sa Pilipinas, lalo na kapag mag-forgood na kayo, ay mas maigi na ipapalit nyo ito ng dollar. Ngunit, i-check nyo din guys ang dollar na ibibigay sa inyo na dapat bago at walang sira o kaya naman kahit ano-anong sulat. At kung may Philippine Bank account naman kayo, ay ipadala nyo na lang sa inyong Philippine Bank account. Dahil guys, luging-lugi talaga kayo kapag real or dirham ang dadalhin nyo sa Pilipinas.